Posible nga ba na magkaroon ng zombie sa hinaharap? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ang kwento tungkol sa mga zombie, mga kaibigan, ay hindi na bago sa atin. Madalas ito ay maiuugnay sa mga kwentong katatakutan at mga kababalaghan. Ngunit saan nga ba nagsimula ang paniniwala tungkol dito? Noong 17th century, sa Haitian country na matatagpuan sa Caribbean na mas kilala sa tawag ngayon na Haiti, ay pinaniniwalaan nila na ang mga zombie daw ay mga taong namatay na at muling binuhay ng mga mangkukulam na nangangalam ng mataas na uri ng mahika. Binubuhay nilang muli ang mga namatay sa pamamagitan ng voodoo doll. Ngunit ano naman itong tinatawag nilang voodoo doll? Ang voodoo doll ay isang uri ng manika na pangunahing ginagamit ng mga mangkukulam para magsagawa ng mga ritual sa isang taong may buhay o isang taong patay. Ginagamit nila ito para saktan, pasunurin, gawing alipin, at kung minsan ay patayin ang mga biktima. Ang zombie ay isang uri ng nilalang na kumakain ng tao. At paborito nito ang sariwang lamang loob ng mga tao, lalong-lalo na ang utak. Dito sa ating bansa, ay may version din tayo ng mga zombie. Ito ay tinatawag na amalanhig. Ang amalanhig ay isang uri ng mga nilalang na bumabangon mula sa hukay at humahanap ng pwede maging target nito o hapunan. Anyways, dito sa bansa natin ang amalanhig ay tuwing gabi at kabilugan lamang ng buwan lumalabas. Kilala ito sa mga probinsya lalo na sa mga parteng Bisaya. Kilala din ito sa mga tawag na maranhig, amaranhig at aswang. Ayon sa ating Philippine Myths, ang mga amalanhig ay mga dating kampo ng kadiliman or sabihin na lang nating tulad ng mga aswang na namatay at hindi naipasa sa iba ang bagay na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Anyways, ang bagay na ito ay isang bato o espiritu na nagtataglay ng sumpa ng isang pagiging aswang at kapag daw ang isang tao ay nakain or nalunok ito ay sila na ang bagong nagmamay-ari ng sumpa at kapangyarihan ng pagiging isang aswang. At kapag ang isang aswang ay namatay at hindi naipasa ang kanilang kapangyarihan sa iba, sila daw ay muling babangon sa hukay bilang isang amalanhig. Sa ibang paniniwala naman, sinasabi din na ang mga amalanhig daw ay ordinaryong tao lang din, na namatay at may mga naiwang mga importanteng gawain na hindi nila natapos bago sila mamatay, na naging dahilan upang bumangon ulit sila sa hukay sa anyo ng isang amalanhig. May paniniwala din na ito daw ay mga taong namatay na hindi nabigyan ng dasal or maayos na libing kung kaya't hindi matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Sa pag-aaral ng Agham, sinasabing ang mga zombie daw ay mga tao na dumadanas ng mga severe neurological disorder kung kaya ang mga ito ay nawawala sa katinoan. May mga ilang mga tao na napabalita na naging zombie daw, ngunit nang tignan naman ito ng mga doktor ay lumabas na dumanas daw ang mga ito ng iba't ibang sakit at kondisyon tulad ng seizure. Ngunit noong year 1871, may isang disease na pinangalanan na necrotizing fasciitis or minsan ay tinatawag na flesh-eating disease. Ang pinakaunang record nito ay nangyari din sa parehong taon sa pahayag ni Joseph Jones na isang surgeon sa Confederation Army ng US. Noong Civil War, mahigit 2,642 na mga sundalo ang namatay sa infection na ito. Ang sakit na ito ay isang sakit sa balat na kung saan ang matatamaan ng sakit na ito ay unti-unting sisirain ang mga tissues at mga taba ng tao hanggang sa umabot ito sa kalamnan at iba pang parte ng katawan ng isang tao hanggang sa ito ay mamatay. At ayon sa aking mga nalaman, ang disease na ito ay wala pa ding gamot or lunas hanggang sa ngayon. Ngunit may isang paraan para ito ay mapigilan. Ito ay ang surgery na kung saan tatanggalin ng mga doktor ang mga patay na laman at mga bakterya na sumisira dito upang hindi na kumalat sa buong katawan ng taong tinamaan nito. Pero minsan kung kinakailangan, ipinuputol na lang ang bahagi ng katawan na na-inflect ng disease na ito para mapigilan ang pagkalat nito sa katawan ng isang tao. Nakakahawa ba ang disease na ito? Ang sagot is, hindi naman masyado dahil hindi ito nakukuha sa hangin kundi sa pagkakaroon lamang ng close contact dito. May mga haka-haka noon na sinasabing ang disease na ito daw ay malaki ang pagkakahalin tulad sa mga zombie. Kung kaya tinawag nila itong the zombie-like disease or flesh-eating disease. At matapos nito ay marami pang mga disease at mga viruses ang lumitaw at ginawa ng mga paratang tungkol sa zombie apocalypse.
Pero nasa Bible nga ba ang pagkakaroon ng zombie? Well, ayon sa aking mga nabasa at na-research online patungkol sa buhay at kamatayan ay aking nakita sa libro ng Zacharias 14:12 na sinabi. At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipagdigmalaban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila ay nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay matutunaw sa kanilang upit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Mga kaibigan, kung iyong pag-iisipan ang tungkol dito, ay sinabi sa talata ang ilang mga bagay na nagdi-describe sa isang taong nabubuhay ngunit may mga nabubulok na laman na maihihaling tulad mo sa isang zombie. Ayon naman sa libro ng Isaiah 26:19, ang mga patay ay muling mabubuhay, at ang aking patay na katawan ay babangon. Sa verse na ito, ay malinaw na sinabi na muling mabubuhay ang mga patay at babangon muli sa hukay. At ito daw ang sinasabi ng mga tao na ito daw ang tinatawag na zombie sa ating panahon. Sinabi din sa libro ni Daniel 12:2, sinabi dito na ang lahat daw ng patay sa ilalim ng lupa ay muling mabubuhay, ang iba ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang iba ay mabubuhay sa kahihiyan. Malinaw din sinabi sa mga talatang ito ang mga taong patay na muling nabuhay. At marami pang mga verse sa Bible na pinipilit ng mga tao na ito daw ang pagdating ng tinatawag na zombie apocalypse at katapusan ng mundo. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang zombie? Kung bibigyan natin ito ng diretsong sagot, eh hindi natin masasabi na ito ay totoo, at hindi din natin masasabi na hindi ito totoo. Pero kung pagsasama-samahin natin ang ilang impormasyon na ating nalaman, eh makakabuo tayo ng konklusyon sa tanong na ito. Umpisahan natin sa myth and culture. Alam natin mga kaibigan na ang myth at culture ay mga paniniwala, alamat at tradisyon lamang na pinagdiriwang or ginugunita ng mga tao. And when we talk about the myths is pupwede itong maging totoo, pupwede ding hindi. Pangalawa, kung pagbabasihan naman ang science, ito ay nangangailangan pa ng napakaraming research at mga teorya upang ito ay mabigyan ng malinaw na paliwanag. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalapit na paliwanag ng science tungkol sa zombie ay ang pagkakaroon ng severe neurological disorder. At para sa akin, ang Bible ay nilikha. Hindi para hulaan natin ang mangyayari sa hinaharap. Ang pagbangon ng mga patay, pagkabuhay ng mga patay, pagkakaroon ng mga gera, salot at mga sakit na nakatala sa Biblia, ay matatawag na mga babala. Mga babala na hindi dapat binabaliwala. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo tungkol sa zombie? Comment mo naman sa baba, interesado din akong malaman ang opinion mo tungkol sa paksang ito. At siguro ay dito ko na muna tatapusin ang ating usapan tungkol sa mga zombie, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa iyo. At kung mahilig ka din sa mga kakaibang mga usapin, kababalaghan, at ibang mga pangyayari na katulad nito, ay inaanyayahan muli kitang mag-subscribe dito sa aking channel upang ma-notify kita sa tuwing may bago akong uploads. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless, at hanggang sa muli.